Meron tayong bagong pasyente dito, Honda PCX160. So ang problema na itong motor niya, malakas na ang dragging dahil isang beses pa lang na CVT cleaning to. Sa video na to, ipapakita namin sa inyo ang tamang paraan sa pagbabaklas ng panggilid nitong PCX160. Tamang paglilinis ng crankcase at mga metal parts gamit ng gasolina. Tamang paggagrasa ng mga bearings at torque drive. Ipapakita din natin dito ang wastong paggamit ng WD-40 para iwas stack up ng clutch pads natin. Pag-check ng mga pyesa kung paditin na at tamang pagliliha ng clutch pads natin. So lahat ng yan pagkatapos nitong intro. Travel, tutorials, review, basic maintenance, delivery rider. Unahin ko muna to, no? 94% na nanonood sa channel natin na hindi pa rin nakasubscribe. Malaking tulong yung suporta nyo para tuloy-tuloy pa rin tayo sa pagbablog, no? Balik tayo dito sa motor. Ang odo nito, 44,566. So last CVT cleaning nito, nasa 20,000 something, ano? Nakakaramdam na ng dragging tong may-ari o malakas na vibration. Baklasin na natin tong air filter niya gamit itong Phillips screwdriver. So nakagawa na tayo ng video about sa mga dragging or bakit nagda-dragging ang mga motor natin. Ito ilalagay ko na lang sa taas yung video na yun, no? Dito kapapalit niya lang ng air filter kaya medyo bago pa. So after natin matanggal, tabi lang natin. Ito buksan na natin itong crankcase cover niya gamit itong 8mm na socket wrench. After natin maluwagan to, meron nakatago dito ng tornilyo na size 8mm din. Para matanggal natin itong cover na plastic, gagamit tayo dito sa midbandang dulo na size 5mm na Allen wrench. Saka para matanggal natin ang tuluyan, meron ditong parang nakadikit na wire. Kailangan masikwat natin to, eh. At matatanggal na natin itong plastic na cover niya. So ito siya, no? So tabi nyo lang. Konting punas lang to, goods na to. So baklasin na natin tong pinaka-cover niya gamit tong 8mm na socket wrench. Saka dito sa nakatagong tornilyo dito banda, 8mm din yan. Ang pinakamahabang tornilyo ay nandito banda sa gitna. So ito siya. At makakalas na natin tong crankcase cover. So ganito na siya karumi, no, after 44,000. So linisan natin to ng gasolina mamaya. Baklasin muna natin tong pulley saka itong torque drive. Unahin natin itong torque drive. Gamitan natin ng Y-tool. So ang socket wrench na gagamitin natin ay size 19mm. So ang pihit nito pataas, no, o counterclockwise. At mababaklas na natin yan. After nung lock nut, ito meron siyang washer. Para sa mga beginners, para hindi kayo malito, pagsamasamahin nyo yung mga tornilyo saka washer pagka binaklas nyo. Check natin itong bell. Ito napakarumi na itong bell. Ito lilihahin natin to, yung makinis na part, para maganda yung kapit ng clutch pads natin. Para madali natin matanggal itong torque drive, baklasin naman natin itong pulley gamit itong 22mm na socket wrench. So counterclockwise pa rin para maluwagan natin itong nut. So after na itong lock nut, meron siyang washer na makapal. So mas makapal to kaysa dito sa may torque drive. So pagsamahin nyo lang yung dalawa para madali natin may balik mamaya at hindi tayo malito. So i-check natin itong drive base nya. Ito napakarumi lang. So check natin yung alon, kung may alon. Ito goods pa, okay pa. So baklasin na natin itong torque drive nya, saka itong belt. Then itong bushing, saka itong pulley, kasama itong backplate, saka mga slider piece. Ginawa na rin natin ng video kung paano natin malalaman kung palitin na yung mga piyesa natin. Ito ilalagay ko na lang sa end screen nitong video. All goods pa itong mga bola nya. Wala pa masyadong mga kanto. O pwedeng pwede pa to. Check na rin natin tong backplate nya kasama nitong mga sliders. So masikip pa tong sliders nya. Okay pa to, hindi pa maluwag. So mahirap ang tanggalin, no? So malalaman yung palitin na yan pagka tinanggal nyo at madaling matanggal. Yun, palitin na yun dahil maluwag na yan. Kakalug na yan sa may pulley. Dito na tayo sa may bushing saka pulley. To check natin tong pulley natin. So ito marumi lang. So lilinisan lang natin to gamit ang gasolina, pati itong crankcase nya. Lilinisan natin gamit ang gasolina. Kalasin na natin itong torque drive, gamitan natin ang 39mm na socket na special tool. Ang technique nito, ipupukpok lang natin pa counterclockwise, saka natin maluluwagan ito. So gamitan nyo lang ng paa para hindi tumalsik, no, itong clutch assembly natin. So pag nabaklas natin itong clutch assembly natin, ito yung clutch lining nya at itong center spring. Buksan na natin itong torque drive para makita natin yung itsura ng mga pin niya, no? So ito yung tuyo na ng grasa. So wala na siyang grasa. So ang gagawin natin dito, i-grease natin mamaya-maya. Hugasan lang natin to gamit ang gasolina. So ito yung secondary spring seat natin.
Tanggalin na natin tong mga pin gamit ang long nose. Ito may natanggal na, oh. So ito, nilinisan din natin to gamit ang gasolina. Itong pin niya, gamitan natin ang long nose. So dito, hugutin nyo lang para matanggal tong tatlong pin gamit tong long nose. So ingatan nyo lang, baka mawala. Lilinisan din natin to gamit tong gasolina. Yung mga pin niya, no, meron siyang kasamang maliliit na parang washer na nakadikit dyan sa mga pin. Tanggalin na natin tong circlip gamit tong flat screwdriver para madali natin matanggal. Sisikwatin lang natin tong circlip. Tapos tatanggalin natin tong lock niya. Pupukpukin nyo lang para matanggal tong lock niya. Tapos tatanggalin natin tong clutch pads gamit tong long nose. So ganito ang technique para matanggal natin tong mga clutch springs. So marami na tayong ginawang video about sa paglilinis ng CVT, pagbabaklas ng mga pyesa, ng iba't ibang klaseng mga motor, no. Halos lahat naman ng mga scooter pare-parehas pagdating sa clutch assembly saka sa mga pulley, pulley drive paste. Kung gusto nyo ng mga iba't ibang klaseng maintenance, ito ipopost ko sa taas, yung playlist. So after natin matanggal yung mga clutch spring niya, ito kung makapansin nyo dito, maganit na yung play na itong mga clutch pads natin. Medyo stuck up na siya, kaya ang gagawin natin dito mamaya, lalagyan natin ng WD-40 itong mga poste niya. Ito yung nagkukos ng dragging sa ating mga motor. Ito kung mapapansin nyo, hirap tanggalin dyan sa poste. Ito lilihahin natin to, yung mga nakadikit na dumi dito sa poste na yan. Saka natin lalagyan ng WD-40. Ito kung mapapansin nyo, matigas. So mahirap na kumapit to sa bell dahil sa stock up na clutch pad. So mamaya ipapakita namin sa inyo yung technique para mawala yung dragging sa ating mga motor. Next natin itong mga clutch pad. Lilinisan muna natin to, tapos after malinisan, lilihahin natin yung makinis na part. Isa sa pinaka-importanting may advice natin ay huwag na huwag kayong gagamit ng tubig sa paglilinis nitong mga parts ng CVT natin. Lalong-lalo na yung banda sa may torque drive. Dahil yun, may bearing yun. Once na nalagyan natin ng tubig, pwede mag-cause ng kalawang at mag-i-stack up yung mga bearing. Ayun ang ikakasira ng mga bearing natin dito sa bandang male ng torque drive. Much better na gamitin nyo yung CVT cleaner or itong gasolina dahil ito madaling matuyo at hindi pa nagkukos ng kalawang sa mga metal parts natin. Ang problema naman sa CVT cleaner ay masyadong matapang, pwedeng ikasira ng mga oil seal natin. So kung gagamit kayo ng ganun, iwasan nyo lang natamaan yung mga oil seal dito sa bandang crankcase. Ito malinis na itong male torque drive natin. Grasahan na lang natin mamaya yung mga bearing dito. Ito nalinisan na natin lahat ng CVT parts. Ito next natin itong mga tornilyo. Sama na rin natin itong mga tornilyo para matanggal yung mga nabuong dumi dito sa mga thread at hindi ikasira o ikaloose thread, no. Tapos dito naman tayo sa may crankcase cover. So linisan din natin gamit ng gasolina. After ng cover, dito na tayo sa crankcase. Dito iwasan lang natin tamaan yung mga oil seal para hindi kasira. Ito, natapos na tayo sa paglilinis nitong crankcase saka itong mga CVT parts natin. Ito malinis na, goods na lahat ng mga piyesa. Ito, lihahin na natin itong clutch pads natin. Ang tamang pagliliha dito ay ganito lang. Huwag nyo masyadong diinan para hindi naman maubos yung clutch pads natin. Sabi ko nga sa mga nakaraang video ko, hindi nga maubos yung clutch pads natin sa paggamit. Maubos naman kaliliha natin kada nagbubukas tayo ng panggilid, no. Kaya dapat ang pagliha natin dahan-dahan, hindi madiin. O ganito lang. So pagliha, pasalise. Pag ganito. So yan, pag lumabas na yung parang kulay niya dati, goods na yan, pwede na yan. So ang lihang gagamitin natin ay 1000 grit para medyo pinong-pino siya, no. Next na lilihahin natin itong bell, pasadaan natin ang liha. Tanggalin lang natin yung medyo makintab na part. So pag natanggal natin yon, okay na yon, goods na yon. Next na papasadahan natin ang liha, itong tatlong poste ng clutch pads. Itong kinakabitan ng clutch pads, o ganito natin lilihahin to, paikot, para matanggal yung mga nakadikit na dumi. Next, ibalik natin itong tatlong rubber damper. Dito nakalagay ito, itong maliliit na to. Next, maglagay tayo dito ng WD-40 sa palad nyo. Konting-konti lang para mailagyan natin yung tatlong poste, lilipstikan lang natin. Parang ganito. Maganda to dahil kahit na madikitan ng mga dumi to, itong WD-40, ay hindi siya mag-o-os ng stack up. Talagang madulas siya. So maganda pa rin yung play. Hindi nagbabago yung play ng clutch pads natin.
Alam naman natin itong WD-40 ay tumutunaw kahit kalawang, lalo na kung may parts kayo dyan na naulanan at tumigas na dahil sa ulan. Ito, gamitan nyo ng WD-40 at makakasigurado kayo na effective at babalik sa dating play yung mga naligas na parts. Ito, ibalik na natin itong clutch pads. Ito, kung makapansin nyo, maganda na yung play. Hindi napigil yung play niya. O, ito, makapansin nyo, madulas. So, madali na siyang kumapit dito sa bell natin. So, ibalik na natin lahat. Ibalik na natin itong clutch spring. So, sa pagbalik ng clutch spring, ganito lang yung technique. Ikakalang nyo lang yung long nose, tapos ay bibigyan nyo ng grip. At ayun, mababalik na natin itong clutch spring. Tapos, konting pukpok. So, ibalik natin lahat. Ibalik na natin itong cover. So, ganito lang pagbalik ng cover. Pupukpukin nyo lang para sumagad, para madali natin maibalik yung circlip. So, ganito lang ang pagbalik ng circlip. Bibigyan nyo lang ng konting grip. Didianan nyo lang at may babalik na natin yan, tatlong circlip na yan. Pasadahan na rin natin ang punas tong belt. Ito, lagyan na natin ng grasa tong female torque drive. Pag ganito lang ang grasa natin, dito muna sa loob, para madali natin maipasok dun sa male. Next, nagagrasahan natin itong male. So, ganito lang ang paggagrasa ng male, no? Konting-konti lang, lipstickan nyo lang para lang dumulas at madali natin maipasok dun sa female. So, ito, pagsamahin na natin itong female saka itong male torque drive. So, kung makikita nyo, mabilis lang ipasok. So, ikut-ikutin yung ganyan para malubricate lahat. At isentro natin dito sa lagayan ng pin sa mga butas na yan. Tapos, lagyan natin itong pin kasama yung washer, no? Ito, lagyan na natin ang grasa. Ang grasa ang gagamitin natin ay high temp grease. So, ganito ang tamang paggagrasa. Advice ko lang sa tamang paggagrasa ay huwag nyo masyadong pupunuin. Magtira kayo ng konting puwang. Dahil kasi pag napuno nyo yan, lalabas din yan dito sa may gilid ng torque drive natin. Ito, kung makapansin nyo, nagtira tayo ng konting puwang. So, goods na yan. So, grasahan na natin tong secondary spring seat. Konting-konti lang, lipstick lang, para lang madali natin maipasok dito sa torque drive natin. So, pasok na natin. So, once na napasok na natin ng maayos, ito, punasan natin yung mga excess na grasa. Next, dito na tayo sa may bearing ng torque drive. So, grasahan din natin yan para maganda yung play niya o yung ikot niya. At para malagyan natin yung kabilang bearing, ito, gagamit tayo ng technique. Ganito gagawin natin. Lalagyan natin dito sa may shaft. Dito nyo gagrasahan sa may kanto ng shaft na to. Lalagyan nyo ng konting grasa dyan. So, pag nalagyan nyo na, paikot, ibalik nyo tong torque drive. Tapos, pagbalik nyo, paikutin nyo. Parang ganyan. Ikut-ikutin nyo lang, kaliwat kanan, at malalagyan na natin ang grasa, kabilaan, no? So, dito naman tayo sa may center spring. Kabit natin tong center spring, saka itong plastic na spring seat nya. At ilagay na natin tong clutch natin. So, para makabit natin to, magpatulong kayo sa kung may kasama kayo. Kung wala naman kayo kasama, apakan nyo lang. Saka nyo ay may babalik tong lock. So, parang ganito. At para mahigpitan natin, ganito, ipupukpuk ulit natin, katulad kanina. So, dito na tayo sa mga bola. Ibabalik natin dito sa may pulley. Ang weight nga pala ng bola na ito ay 17 grams. Ibalik na rin natin itong mga sliders dito sa backplate. Ibalik na natin yung pulley kasama itong backplate, saka yung bushing. Tapos, unahin natin itong belt. Ibalik. Tapos, drive pace. Para hindi maiipit. Hindi maiipit yung belt at maayos natin may kakabit itong drive pace. Kaya kailangan, bago natin ihigpitan, kailangan gumagalaw yung belt dyan para malaman natin na hindi siya naiipit, no? Next natin, ibalik natin itong makapal na washer saka itong lock nut. So, dito tayo magsisimula maghigpit bago yung torque drive, kasi para malaman natin na maganda yung pagkakakabit natin at hindi mag-cause ng lost thread o pagkabungi ng sigunyal. Pagkatapos natin mahigpitan tong pulley drive base, dito na tayo sa torque drive. So, ang gagawin natin ngayon, iipitin lang natin tong belt dito sa may torque drive. At once na nabalik na natin, ito, higpitan na natin. Tapos, i-testing muna natin bago natin higpitan ng pangalawang beses. So, ito, goods naman. Ibalik na natin itong air filter. Lagyan na natin ng screw. Ibalik na natin itong crankcase cover at itong mga bolt. Huwag nyo nga kalimutan itong mahaba. Ito, dito banda sa may gitna. Ang importante para hindi ma-lost thread, kamayin nyo muna hanggang sa sumagad. Tapos, saka nyo gagamitan ng socket wrench. Ang tamang paghigpit para hindi ma-lost thread, no? Saka hindi maputol yung mga bolt natin.
Yung saktong hindi na gumalaw, yun na yun, huwag yun ang pilitin para hindi maputol. After natin makabit itong mga bolt, dito na tayo sa may plastic na cover, babalik natin itong wire niya. Meron naman itong parang clip, itutusok nyo lang. So may ibabalik na natin itong wire. Kabitan na natin ang mga bolt. At dito sa pinakadulo, itong size 5mm na Allen wrench. At itong pinakalas natin, itong air filter cover. At final testing tayo. At natapos na tayo. So hanggang dito na lang itong vlog natin. Maraming salamat sa mga nanood. Ride safe always. Yun lang. Thank you.